number four is keep them in the midst of your heart. Yung pong mga instructions na ito ay i-keep natin sa ating puso. Proverbs 4:23. Ang sabi po dyan, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Amen. Sa NIV po, maganda po ang sinasabi. Above all else, sabi dyan, guard your heart, for everything you do flows from it. Hallelujah. Higit sa ano pang bagay, ang sabi dyan, sa Tagalog, ay pagsikapan natin na magwardyahan, maproteksyonan, at maingatan ang ating puso. Ibig sabihin, ano iingatan natin dyan? Yung mga salita ng Diyos na nahasik dyan, mga salita ng Diyos na ating binabasa, yung mga salita ng Diyos na ating naririnig, ay pagsumikapan natin. Sabi dyan, with all diligence. Sabi dyan, guard your heart. For everything you do flows from it. Sapagkat lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating dinidesisyon, lahat nating sinasabi, iniisip ay nagmumula sa ating mga puso. Amen. Hallelujah. Kasi po, alam niyo po, kung ano yung laman ng ating puso, ito yung nag-shape ng ating buhay. Ito yung nagpo-form kung magiging ano tayo. Amen? Kung ano ang magiging kalalabasan ng ating buhay. Amen? What's in your heart will determine the course in your life. Ganun po. Kung anong nasa puso mo, yan ang iyong gagawin at magiging desisyon. Kung ano nasa puso natin, kung ang puso natin ay punong-puno ng mga inggit o galit, yan po yung ating magiging desisyon. Yan po yung ating magiging buhay, puno ng galit at inggit. Hindi po magiging maganda ang ating buhay. Amen? Hallelujah! Kung ano yung nasa puso mo, yun yung kalalabasan, amen, ng ating buhay, ng ating mga desisyon at mga sinasabi. Even po sa mga choices natin, sa puso po yan, nagmumula yung ating mga gustong gawin. Yan, mga dinidesisyonan natin, pinipili natin, ay sa ating pong puso nagmumula. You cannot have the wrong thing in your heart and live right. Amen? And you cannot have the right thing in your heart and live wrong. Amen? Siyempre, kung ano po yung nasa puso natin, kung tama po yung puso natin, kung ang ating puso po ay puno ng mga word of God, ng mga mabubuting sinasabi ng Panginoon sa atin, yan po yung ating ipapamuhay. Amen? Ngunit kung ang ating puso po ay punong-puno ng mga sinasabi ng kaaway na nasasabihin niya o ganito, nakakatakot 'yan o 'di ba, pinagdududa tayo. Lahat 'yan ng mga bagay na kontra sa salita ng Diyos, that is comes from the enemy. Kaya kung yun ang nasa puso natin, yun ang ating magiging buhay. Amen? Magiging mali ang ating buhay. So, kasi po ang source po ng mga ating ginagawa is yung kung anila man po ng ating puso. Diyan po nang gagaling ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin o nangyayari sa ating buhay, sa puso natin. Amen. Hallelujah. Kaya nga po ang purpose ng mga instructions na ito ay upang ipakita ng Diyos sa iyo on how to get God's words in your heart. Amen. Hallelujah.
Kaya nga po, napaka-importante na yung ating mga focus, ating pakikinig, ating attention. Amen? Ay, lagi po tayong nasa concentration. Amen? Hallelujah! So, once again, to summarize kung paano maisa sa puso ang salita ng Panginoon, through the ear gate, through the eye gate, through your focus and attention, through humility, through being teachable, yan po. Yan po yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya kapag po ang lahat ng ito ay pinagsama-sama at ginawa niyo po, tunay nga po na kayo'y nakinig sa Panginoon. Amen. Kasi po, alam niyo po ang pakikinig, sabi po sa Romans 10:70, faith comes from hearing and hearing His words. Ibig sabihin nga po, kung yung mga pinapakinggan natin na word of God, sinasabi sa atin ng Panginoon na we have to pay attention to His words, incline your ears, di ba? Kailangan po ay ito po ay atin pong maisagawa, sapagkat kahit may sakit ka man o anumang problema o anumang bagay meron ka na kailangan mo ng faith. Minsan, di ba, nanghihina tayo, kailangan natin ng faith. Alam niyo po, itong Proverbs sa chapter 4 na ito, ito po yung na dinidescribes po dito how you can get faith. Amen. Meron pong instruction ng Panginoon kung paano tayo magkakaroon ng faith. Kasi po, na your attention, your quality of time na binibigay mo sa Panginoon sa pakikinig ay napaka-importante, sapagkat ang pakikinig nga po sa salita ng Diyos, dyan po nagmumula ang pananampalataya. Sabi ko nga po kanina sa Romans 10:17. Kaya nga po, kung atin pong i-meditate pa ito, I encourage you to meditate this Proverbs chapter 4, verse 20 to 23. Alam niyo po, napakaganda po. It describes how you can get faith. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. May the Lord bless you upon hearing this message. God bless you all. Bye-bye.